para sa lahat ng ating nagagandahang kababaihan, narinig mo ba ang Müllerian abnormalities? Kung hindi pa, halikayo't ako'y iyong samahan upang ating talakayin ang ukol dito. Bago ang lahat, ang mga bahagi ng female reproductive tract, gaya ng fallopian tube, matris, cervix at ilan sa parte ng ari ng babae ay mula sa tinatawag na Müllerian duct. Ano mang depekto sa paramyosymmetric duct formation, duct fusion at septal resorption ay magresulta sa tinatawag na Müllerian abnormalities. Ito ay nakakaapekto sa tinatayang 0.5 to 6.7% sa pangkalahatang populasyon at mahigit 16.7% sa kababaihang nakaranas ng recurrent miscarriage. Ang American Society of Fertility Classification ng Müllerian abnormalities ay ang mga sumusunod: Müllerian agenesis, uniformate uterus, uterine didelphys, bicornate uterus, septate uterus, arcuate uterus, diethyl bestrol-related anomalies. Ang exposure sa radiation, infection sa matres at pag-inom ng diethyl stilbestrol habang buntis ay ilan sa mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng Müllerian malformation. Ang malformation na ito ay maaring hadlangan ang normal menstrual flow. Kaya naman, ang kondisyon na ito ay karaniwang nagpresenta ng primary amenorrhea o ang kawalan ng buwang regla hanggang sa 16 na taong gulang, dysmenorrhea at pelvic pain. Dagdag pa rito, maaaring makaranas ng dyspareunia o masakit na pakikipagtalik, infertility at recurrent miscarriage. Ito ay maaari ring accidental findings sa routine pelvic examinations, infertility evaluation o surgery, pagkakaroon ng vaginal septa, blind ending vagina at duplicate cervix ay ilan sa mga maaaring ma-examine. Ang mga sumusunod ay ilan sa maaaring gawin upang makumpirma kung positibo sa Müllerian abnormalities: ang two-dimensional o three-dimensional ultrasound, hysterosalpingography, sonography, MRI, laparoscopy at hysteroscopy. Ang kidney at mga buto sa katawan ay maaari ring apektado sa nasabing condition. Ang taong apektado nito ay maaaring magkaroon ng nag-iisang kidney o severe renal aplasia at diferensya sa spinal cord. Ang tawag dito ay MURCS association. Bagamat ang bicornate na matres ay mayroong 60% success na mag-deliver ng living child, ang Müllerian abnormalities ay isa sa mga dahilan ng komplikasyon sa pagbubuntis. Ito ay maaaring magdulot ng recurrent miscarriage, preterm labor, abnormal fetal presentation at prematurity. Ito ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng conservative management tulad ng vaginoplasty o vaginal dilation upang magkaroon ng functional vagina. Pangalawa ay surgery tulad ng makindo o paglikha ng ari ng babae, metroplasty at resection o pagtanggal ng septum sa matres. Ang in vitro fertilization ay maaaring isang opsyon sa mga babaeng nais magbuntis at kinakailangan din nila mabigyan ng psychological support. Kung nakakaranas kayo ng mga sintomas gaya ng ating nabanggit, huwag mag-alangan kumonsulta sa inyong doktor. Maiging bumisita sa malapit na health center sa inyong lugar para sa inyong mga karagdagang katanungan. At hanggang sa muli, paalam! Trust.